ginagawa mo dito? Wala akong panahon para sa'yo, makakaalis ka na. Tomas, gusto lang kitang makausap. Nag-usap na tayo dati, yun na yun. Hanggang kailan mo ba ako titikisin? Alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero sana mapatawad mo naman ako. Hindi. Tulad ng sabi mo, ang laki ng kasalanan mo. Kaya kung nagigilty ka, problema mo na yun. Sabi ni Manang Henya, pinatawad na daw ni Emily si Doña Margaret kahit malaki ang kasalanan. Iba sila, iba ako. Gusto ko lang na maging maayos ang pamilya natin. Katulad ng pamilya ng mga Montenegro, nagiging maayos na sila, Tomas. Nagkukusa na si Nathan na magbago. Parang natatanggap niya na nga si Daniel at Katerina. Alam mo, hindi totoo yan. Pareho kami ni Nathan. Hindi namin agad natatanggap ang pagtataksin lang iba. Kaya huwag kang aasa na magkakaayos tayo dahil kahit sila, hindi pa rin sila maayos. Kung katulad ka ni Nathan, hindi ako mawawala ng pag-asa na magbabago ka, Tomas. Dahil nagbago si Nathan. Handa na nga magpakasal si Daniel at Katerina. Hindi pwede yan. Hindi ako papayag. Hindi mo sila mapipigilan, Tomas. Binigay ko na ang bendisyon ko sa kanila. Pwes ako, hindi! Hindi ako papayag na maging bahagi ng pamilya ko si Daniel. Hindi! Medyo nakabahan ako eh. Baka mamaya hindi ako matanggap ng mga magulang mo. Katrina, bakit naman mangyayari yun? Alam nila kung gaano kita kamahal. At alam nilang ikaw nakakapagpaligaya sa akin. Kaya hindi sila tututol sa atin. Kahit na may Nathan na maapektuhan. Katrina, huwag muna natin isipin si Nathan. Baka masyado lang tayo nag-aalala. Tanggati ka lang. Ayos ka lang. Medyo nihilo lang ako eh. Kailangan ba ng gamot? Baka mapano ang bata? Hindi, okay lang ako. Okay lang kami ng baby. Huwag ka na mag-alala. Alam mo, Katerina, kahit di pa gaano halata yung tiyan mo, nararamdaman ko na ang tibok ng puso ng bata. Ang lakas-lakas ng anak natin. Gusto ko pag lumabas na siya, pangalan ko ang ilalagay mo sa birth certificate niya. At ako ang kikilalaan ng ama ng bata. Katerina, alagaan ko siya. At pinapangako ko sa'yo ang pakakamahalin. Kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Daniel, Katerina, mabuti dumating kayo. Papa, meron po sana kami sasabihin ni Katerina. Meron gustong sabihin si Nathan. Nathan, ano yan? Nakapag-decide na po ako. Isasubmit ko po ang sarili ko for psychological treatment. Dati ka pa naman nagkukonsulta sa doktor mo, di ba? Iba to, Johanna. Iko-confine ko po ang sarili ko sa psych ward. Yan ba ang recommendation ng doctor? Opo din. Alam mo, Nathan, matagal lang itang sundalin doon. Kaya lang ayaw kitang pilitin. Kasi baka pag pinersa kita, hindi mo tanggapin ang treatment. Baka dayain mo yung medication mo at baka tumakas ka lang ng hospital. I'm really glad na sa'yo nang galing ito, Nathan. Ano ang nagpabago ng isip mo? Na-realize ko po na ibang-iba na po sa dating Nathan. Ibang-iba po sa Nathan na nakilala niyo at minahal. Kaya ginagawa ko po ito para sa inyong lahat. Para sa inyo. Gusto kong patunayan sa inyo na karapat-dapat ako ng respeto niyo. Ng pagmamahal niyo. Gusto kong patunayan na kaya kong magbago. Para tanggapin niyo ako ulit. At mahalin ng buong buo. Katulad ng pagmamahal niyo sa akin dati.
Sana tuloy-tuloy ng paggaling ni Nathan. Sa kanya naman ang galing ang desisyon, Marco. Naniniwala ako na bubuti naman ang kalagayan niya. Sana wala na maging hadlang para makarecover na siya ng tuluyan. Pa? Ma? Pwede ba namin kayo makausap ni Katrina? Ano yan, anak? Meron nung sana kaming gusto sabihin sa inyo eh. Napag-desisyon lang po kasi namin na magpapakasal lang po kami ni Katrina. Ba't ngayon ka lang? Kanina pa kita inihintay ah. Pasensya na. Ang dami ko kasing inasikaso eh. Tsaka nag-empake pa ako. Bakit? Alis ka? Hindi pwede, Nathan. Kailangan mo akong tulungan kay Joanna. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Tomas, pabayaan mo na si Joanna. Ayaw niya na nga sa'yo, di ba? Mahal ako ni Joanna. Kaso si Daniel ang panira sa amin. Kaya kailangan tulungan mo ako, Nathan. Tara, inom tayo para pag-isipan natin kung paano susuyuin si Joanna. Hindi na ako iinom. Lalo na papasok na ako sa ospital bukas. Magpapagamot na ako. Gusto ko na magbago, Tomas. Gusto ko na maging maayos. Para pag gumaling ako at nakita ni Katrina ang dating Nathan na minahal niya, babalik siya sa akin. Kailan? Sa lalong madaling panahon po. Daniel, Katrina. Ako, hindi ako tutol sa inyong dalawa. Pero nakikiusap ako, baka pwede ipagpaliban niyo na muna ang kasal hanggang sa bumuti lang si Nathan. Pero papa, kung hintayin pa ho namin gumaling si Nathan, matatagalan pa ho yun. Sandali lang yun, ilang buwan lang yan. Ang problema kasi, kapag nalaman niya ang kasalan niyo, baka kung anong mangyari sa kanya. Daniel, ako na nakikiusap sa'yo. Please. Pero papa, ang tagal kong hininti na magkasama kami ni Katrina. Ang tagal kong nagtiis. Papa, hindi ko na kong kakayanin. Patawarin niyo po kami, pero buo na po ang desisyon namin. Hindi na po namin ipagpapaliban ang kasal namin. Hindi ako sigurado kung gusto mo itong marinig. Pero dapat mo itong malaman. Ikakasal na si Daniel at si Katrina.